Ang mga promotion ay hindi lamang ipinamimigay dahil gusto mo ang mga ito. Kailangan mong makuha ang iyong promotion sa pamamagitan ng pagkilos ng naaayos upang mapabilis ang iyong promotion. Ngunit bago ang lahat, sasabihin ko muna kung ano ang kahulugan ng salitang promotion. Ang employee promotion ay nangangahulugan ng pag-akyat ng isang empleyado sa mas mataas na ranggo. Kabilang dito ang pagtaas ng sweldo, posisyon, responsibilidad, katayuan at mga benepisyo. Ang aspetong ito ng trabaho ang higit na nagtutulak sa mga empleyado upang magbigay ng tamang dedikasyon at katapatan sa isang organisasyon. Narito ang mga dapat na pag-uugali para ma-promote. Siyempre, unang-una sa ating listahan na kailangan mong maging mahusay sa iyong trabaho. Ito ay literal na obvious kung gusto mo ng isang promotion. Ngunit kung hindi ka gumaganap ng higit sa karaniwan sa iyong trabaho, halos imposibleng ma-promote. Kaya dito muna ang focus mo. Ang pagiging mahusay lang sa iyong trabaho ay hindi sapat. Ang pagiging mahusay sa iyong trabaho ay nagpapatunay lamang na ikaw ay mahusay sa iyong kasalukuyang trabaho. Upang ma-promote, kailangan mong patunayan na magiging mahusay ka sa isang mas malaking trabaho. At ang pangalawa ay patunayan mong kaya mong paunlarin ang sarili mo. Ito ang pinagkaiba sa pagitan ng isang mataas na pagganap na empleyado o mga high-performing employees. Sila ay ang mga mananatili sa kanilang tungkulin magpakailanman. At isang mataas ang potensyal na empleyado o mga high-potential employees na kayang mapabilis ang pag-angat mula sa kanilang kasalukuyang posisyon. Totoo namang kayang gawin ng isang empleyadong may mataas na pagganap ang kanilang trabaho. Ngunit, ang kanilang mga performance level ay maaaring maging pare-pareho taon-taon. Samantala, ang mga empleyadong may mataas na potensyal ay nagpapatunay sa kanilang mga employer na hindi lamang sila magiging mahusay sa tungkulin na mayroon sila. Ngunit itinutulak din nila ang kanilang mga sarili na patuloy pa na ipagpabuti ang kanilang mga trabaho. Nangangahulugang ito na sila ay may kakaibang mga diskarte upang mas magampanan pa nila ang iba't iba pang mga responsibilidad, katulad ng hindi sila natatakot sa mga lateral moves o paglipat sa ibang posisyon na mayroong parehong amount ng sahod. Ang habol nila dito ay yung matututunan nila sa posisyon na iyon. Pangatlo, kailangan madali kang katrabaho at maaaring magkaroon ng matibay na relasyon sa buong organisasyon. Ang pag-promote ay hindi isang desisyon na ginagawa ng iyong boss sa isang upuan lang. Sa karamihan ng mga organisasyon, ang mga promotion ay nangangailangan din ng pagsang-ayon mula sa ibang mga tao sa loob ng inyong organisasyon. Isa pa, walang mas mabilis na paraan upang ma-promote. Sa halip, kailangan mong makisama at gawin ang mga bagay na makakatulong sa inyong organisasyon. Para ma-promote, nanaisin mong ang mga tao ay nasa iyong panig, na naniniwala sa kakayanan mo para ma-promote. Ngunit paano nga ba yun? Simple lang, maging isang mabuting kasosyo. Tratuhin ang mga tao ng may paggalang kahit na hindi kanila ginagalang. Magkaroon ng kamalayan kung paano mo ipapakita ang iyong pag-uugali sa iyong mga katrabaho. Pang-apat, makinig. Nariyan ang maling kuro-kuro na kailangan mong maging dominante o mas may alam sa mga bawat pag-uusap na iyong kinaroroonan upang patunayan sa lahat na ikaw nga ay isang pinuno. Ngunit kung titignan natin ito sa ibang bahagi, hindi mo naman napatunayan na mas magaling ka. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang iyong sarili ay ang bubuo ng magandang relasyon sa iba't ibang mga tao. At upang maging mas madiskarte naman, kinakailangan mo ng isang aktibong pakikinig. Kung ang katangiang ito ay hindi mo pa nakikita sa sarili mo, mabuting pag-aralan mo na ito ngayon pa lang dahil tiyak na malaki ang maitutulong nito sa iyo. At ang panglima, punctuality or maging on time.
Ito ay isang bagay na hindi maaaring mawala sa karakter ng isang tao na nais ma-promote. Sa karamihan ng kumpanya at lalo na sa mga naglalakihang mga korporasyon, halos palaging may pressure pagdating sa oras upang makamit ang mga goals at target. Kung naimbitahan ka sa isang pagpupulong, sino man ang kasama mo, kliyente o isang pagpupulong mula sa inyong opisina, kailangang on time o mas maaga ang pagdating mo sa meeting. Ang pagiging huli sa anumang appointment ay nagpapakita na mayroon kang mga sumusunod na katangian. Una, hindi ka organisado. Pangalawa, hindi mo nakikita ng tama ang oras. Pangatlo, hindi ka maaaring magplano ng maaga. Pang-apat, maaaring hindi mo matutugunan ang mga deadlines. At pang-lima, maaaring hindi mo iginagalang ang mahalagang oras ng iba. Ang pagpapakita ng anuman o lahat ng mga katangian na nasabi ay nangangahulugan na hindi ka karapat-dapat sa promotion. Kung nais mo ng higit na content na tulad ng mga ito, mag-comment ka lang sa ibaba.